Ate Vansh, napakaliwalas po ng araw na ito, hindi ba? Saktong-sakto sa ating araw ng pagsamba kung saan pinasasalamatan natin ang ating Ama sa isang linggong muling nagdaan. Tama ka dyan, John! Tayo ay nagtitipon-tipon upang matuto at mabago ng salita ng Diyos na ating maririnig mula sa mensahero ngayong araw. Kaya naman mga kampiyon, binabati namin kayo ng isang mapagpala at masaganang araw ng Linggo. At sa lahat naman ng ating kababayang Pilipino, saan mang sulok tayo ng mundo, maligayang buwan ng wika para sa ating lahat. Naririto tayo sa Puerto Princesa, ang lungsod ng buhay na Diyos, at sa Life Church, ang tahanan ng mga kampiyon. Isa sa mga nararapat nating ginagawa bilang mga disipulo ng ating Panginoon ay ang magtipon-tipon para sa ating lingguhang pagsamba. Dito natin pinagsasaluhan ang mensaheng ibinababa ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pastor. Noong nagdaang linggo, ibinahagi sa atin ni Pastor Ancho Benaventura ang kahalagahan ng ating matatag na pagkatao upang harapin ang mga problema ang ipinupukol sa atin ng panahon at pagkakataon. Natutunan at naintindihan din natin na hindi natin dapat sinusukuan ng problema dahil ito ang magdudulot sa atin ng paglago bilang isang individual. Instinctively, all of us that are God's children, God is calling you, drawing you out always into something bigger and greater. Remember when God created us, ang sabi ng God, go, be fruitful, and multiply. Ang pananampalataya ay nasusugan ng pakikinig at pagnanamnam ng salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya naman, nais namin kayong anyayahan na bisitahin ang ating Resource Center na matatagpuan mismo papasok sa entrada ng Main Court. Naroon matatagpuan ang mga DVD resources ni Pastor Ancho at yung mga sessions sa mga nakaraang life mentoring. Sa halagang 30 at 50 piso ay mayroon ka ng kopya ng mga mensaheng sigurado magpapaunlad at magbabago ng buhay mo kung ito'y iyong isa sa pamuhay. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Grab a copy now! Parte ng pamumuhay ng isang disipulo ang pananalangin. Kasing halaga nito ang paghinga sa ating pisikal na pangangatawan. Kaya naman tuwing Sabado ng umaga, alas 5:30 hanggang alas 7, nagtitipon-tipon tayo upang manalangin at hilingin ang mga bagay na inilagay ng Diyos sa ating mga puso. Ang importansya na tayo ay magkakasamang manalangin ay matatagpuan sa Matthew 18:19, kung saan sinabi rito na kapag dalawa o tatlo ang magkakasamang manalangin, ito ay diringgi ng Ama sa langit. Hey there! Life Church, the home of champions, is looking for architects, interior designers, decorators, and sound engineers who are willing to train and volunteer for the house. If you're interested, contact Bernie Fonseca or visit the Life Church Engineering Department. Nais po namin ulit kayong makasama sa susunod na linggo sa panibago na namang revelations and learnings na ating matututunan at maisa sa pamuhay. Nais po namin kayong mapaglingkuran. Huwag pong magkatubiling magtanong sa ating mga ushers or magtungo sa ating blue tent na matagpuan sa kanang bahagi ng entrada ng ating bulwagan. Dito rin po matagpuan ang ating resources or ang ating Sunday deal sa DVD. Mga kampiyon, patuloy na matuto at umayon sa plano ng Diyos sa iyong buhay sa pamamagitan ng ating daily devotional life. Patuloy na pagkonekta sa ating life group, in our trainings at sa ating lingguhang pagtitipon. At yan ang ating mga updates for this week. I'm Evangeline Manas. At ako naman po si Jonay D'Angelo. Ako naman si EJ Rago, and this is Life News.